Hello. Hello. Good evening, good afternoon, and good morning, everyone. Kamusta na kayong lahat? Welcome to Pinoy Survivor. Maraming salamat sa mga nagko-comment at maraming salamat din sa inyo sa continuous na pagpapanood. Lumuluwa na yung mata ng iba. Yung iba may insomnia na. galing kong mampuyat basta page nyo lang yung mga bagong subscribed, panoorin nyo mula video hanggang sa current, and then i-pacing nyo lang, hindi yung isang upuan panoorin nyo. I appreciate so much na naengganyo kayo, no? Thank you, malaking bagay sa akin yon. It keeps me going. Keep on sharing, keep on liking. Merong nagla-like ng merong nagdi-dislike lagi. Isa lang naman siya, kaya kunyari out of 200 na likers, isa lang ang magdi-dislike. Isa, dalawa, ganun. Okay lang sa akin 'yon. Happy na ako noon, kahit nga kalahati lang ang mag-like, masaya na ako. Kahit nga isa lang, I will keep on vlogging kasi ang ano naman 'yon ang calling mag-vlog lang sa di ko pa nga natatouch yung yung Survivors episode, no? Yung mga series of survival tips. Dapat tayo doon panay pa lang to, kwentuhan natin ng buhay okay, tuloy ko. Sa tayo na ngayon? Episode 55 na ba? Video 55. Checkin ko ha, magkamali. Saan na tayo? 56 na pala, no? 57 ngayon. Mahaba yung huli pala, no? Hindi, tama lang. 34. Video 57 tayo ngayon. Okay. Video 57. Dalawang linggo ako nag-immerse doon sa company without them knowing na ako yung incoming vice president. Researcher lang ako. May nagsabi, research analyst. No, researcher lang. Yun lang yun. Kasi sa AIM, pag kami mga companies or kaya any given industry, ganun din sa Harvard, no? They have their own researchers who go to the company, ask questions about the company, how is the industry, what is competition, how is marketing, operations, human resource, how is finance, lahat ng kabudel tinatanong nila. And then, they make a research report. Product nila is mga 100 pages thereabouts na mga case study which will be later on will be vaulted, kunyari as a marketing case, as an operations case, as a finance case. Depende kung ano yung problema ng company at depende kung ano rin yung idadagdag doon na twist ng mga researchers. Then it becomes, it makes the school better actually. So, for my part, ang sabi ko, researcher ako for AIM. Katabi lang yung AIM malapit lang. Makati rin naman yung opisina So, yun na, nagtanong-tanong ako, verify ako, kamusta yung mga managers ninyo, kamusta yung presidente, down the line, sino dito yung walang ya, kamusta yung mga bisor nyo, kamusta yung working relationships ninyo, sino dito shabby na tao, ano yung mga policies ng company na kinakaasaran nyo. And I kept on asking questions for 2 weeks straight. Nagkaroon ako na idea ng about the industry, how it's being run. So si Shih Tzu,
Shih Tzu Incorporated ay ano, okay naman, at par with the industry. Okay siya. Dun sa community blog natin, ano, na langiha kayong pinansin niyo yung gupit ko. May isa lang nagsabi na mas gusto niya yung dati kong gupit. Yun ang susundin ko. Si Maria. Pati yung wife ko, gusto mahabang gupit eh. Eh sabi ko, ano eh, ganyan ako ng ganyan. Napansin ko yung video ko eh. Eh kasi yung bangs eh, mahaba masyado. Eh nung nagpapagupit na ako, sabi ko, trim lang. Pero nung nakita ko, parang ano eh, pagupit na ako. Para tatlong buwan ulit. Ganun ako magpagupit. Ayoko ma-virus eh. Ayoko ma-omicron eh. Siksikan kasi mga barbero dito eh. Maximize yung ano yung capacity nila sa mga ano mga customer. Kaya dikit-dikit. So ay magre-remove ka ng mask kasi gugupitan ka nga. Ayun, nung nagpagupit ako, nakaganon ako eh ng ano, ng mask ko, nakaganon lang ako. Hirap na tamaan. Matanda na eh. Yung mga bata nga tinatamaan. Ay, yung mga kasama natin na sa community, no? Yung may mga sakit. Pagaling kayo, palakas kayo. Tsaka dasal lang kayo ng dasal na God will heal you. Nangyari nga sa akin, di ba? Yung heart attack ko. Ginanong ko yung kamay ko dito. Tapos imagine, bumangon ako ng after 1 hour na nawalan ako ng malay. Panorin nyo doon sa isang vlog. May heart attack. As I came out na walang damage. Oh, kita nyo, nakaka-vlog ako ngayon. So yung company, teka, yung sasabihin ko, na-discarrel na naman. Doon sa previous ko na ano, na video, community vlog 13, ano, excuse me, na i-apply nyo yon sa buhay nyo, internalize nyo dito sa utak ninyo, excuse me, tsaka dito sa puso ninyo. Ginagawa na ng iba yan eh. Hindi nyo lang ano. Excuse me ah. Excuse me. May omicron na ako ah. So, tang ano, ang kunyari sa palengke, na sa palengke kayo, nandyan yung ano, yung mga mangga, no? Mangga. Nasa isipan mo, bibili ka mangga. Unang stall, mga 5 siguro sila nagmamangga. Iba-ibang prutas. Magkano mangga? Kita mo, pooling eh, no? Kasi yung imbis na 1 kilo nakalagay, yung presyo, nakalagay 60 pesos. O hanggang 65 and 75. One half. So yung mga buyer na hindi, ano, na hindi nagtitingin, ay 60, ang mura. Sige, bilay ko 1 kilo. O minsan nga, 2 kilo, yung nadidinig ko eh, 2 kilo. Only to find out, pagka nagtimbangan na nga, 2 kilo, o do you expect ng buyer, 120 lang. 2 kilo sa 60. Eh, nakalagay doon, 1.5 kilo. So, 60 times, 120 times, ano, 2, de 240, ang sisingilin sa kanya. Gugulat na yung buyer, and then nandun na, kasi may mga ibang tao, napapaya, nahiya siya, eh, bibili na lahat. So, and, ang sa akin, no, pagka ganun, kayo yung masusunod, buyer kayo eh. So, i-apply niya yung ano, yung sinasabi kong Porter model, 5 forces affecting the industry, any given industry. So, in this case, yung pagkatirano mo, 60. Eh, ang ako, hindi na ginagawa ko, so 120 isang kilo. Wala na ba ibababayan? Di ba pwedeng 110, 100 ang isang kilo? Eh, malapit na rin naman yung ano eh. Ayan, no, tingnan nyo, hinug na. Bilay kong 2 kilo, 3 kilo, magkano may bigay? Pag sinabing, hindi, yun na talaga, sir. Ah, alis ako, lipat ako doon sa kabila. Pag-awayin ko silang lahat. Hanggang sa mabibili ko ng ano, ng pinakamababa, 55 kunwari, mabili ko. 55, 110 o 100 ang 1 kilo. So, ngayon, kung walang gusto magbigay, ay substitute, mangga. O, di ba? So, yung una is nag-rivalry sila kung sino makakuha sa isang buyer kagaya ko.
na nagsasabi, sige, bibili ko. Nasa mood naman ako, mangga kainin namin eh, for one straight week, kunwari. O kaya, dragon fruit, ganun din. O kaya, ano, ano pa ba yung mga prutas na nakikita doon? Kay mito, o ano, yung mangustin, o ubas eh, sawa na kami sa ubas eh. So, ganun. Ang ano, may mga substitute, no? So, ginagawa mo na, ganun din sa bangus. Nakahilera yung isdaan dyan, no? O, magkano ang bangus? 150 o 160, ganun. Ganun din yung tahong, ganun din yung tilapia. Eh, paglabanin mo sila kung sino yung pinakamura. Doon ka. Eh, wag naman yung pinakamura nga, pero bilasa naman. Malapit ng mabulok. So, nung natutunan ko yan, eh, na-apply ko na sa buhay ko, no? So, nung pasok ko dito sa Montik na. Shih Tzu Company. In-apply ko rin. Mamaya, kwento ko. So, nung nag-research na ako, alam ko yung situation ng company. Merong plano. Sinabi na rin ang management sa akin, merong plano na mag-union yung mga empleyado, all 400. And then, baka maging member pa doon yung 48,000 na salespeople nationwide. Imagine kung may union yun, 48,000 na salespeople. Tapos nun, ano, they will demand from the company yung style, ano ba, yung ginagawa ng mga makabayan black. Magde-demand sila. Malugeng kumpanya. So, don't worry yung management. Tapos nun, maraming ano, record ng tardiness. Yung nahuli, ito, sa ano ko naman to nakuha eh, dun sa human resource nila, mga managers yun yung complain. Na naawa naman sa empleyado, na, at the same time, na caught in between sa management. Diba? Eh, trabaho nila eh. Tapos nun, ano, yung sinasabi, marami daw late. Tapos minsan, absent na. Absenteeism. Tapos nun, may mga nagre-resign. Napapirate ng industry, within the industry. So, tatapatan ko lahat yun ng solusyon. Tapos yung OT pay, may problema. Ay sinasabi, hindi sila nababayaran ng overtime pay. Tinatanong ko, ano ba policy ng company sa overtime? May nagpapa-overtime din kasi yung company. Tapos nun, magulat ka. Nagulat ako eh. Kasi about 168, yun yung tanda ko, 168 employees are not yet regular. 168. Some spanning 5 hanggang 8 years na sila sa company. As per 201 file nila, they joined the company 5 years ago and they were not yet regular employees. Isa yun sa nakakapanindig balihibo ng problema yun eh. Kasi nagbabiolate ng labor code yung ano, yung company, no? Yung workplace nila, madilim minsan. Kasi pundido yung ano. Isipin mo ha, pundido na yung ilaw, tapos yung katabi na daylight, yung mahaba ng daylight, gumaganong-ganong. parang disco. Kaya nga yung mga tao, ganong-ganong din. Kurap-kurap din yung mate. Paano ko makapagtrabaho sa ganon? And then, mainit, back down yung aircon. It takes time para maayos yon at saka yung aircon. Wala nagsaservice. Mainit talaga, nandun ako eh. Mainit talaga. Tapos nun, ano ba shot ko nun? Nakaano lang ako, casual lang ako nun. Di pa ako nagkukurbata. Then, yung take-home pay ng mga empleyado, malit na. Eh, panay baon sa utang eh. Utang dito, utang doon. Meron silang parang kooperatiba na pumapayag silang may kaltas. Kunyari, as much as 200, 500, no? Bihira yung mga 1,000. And then, through that cooperative ng mga empleyado, eh, nakakautang sila. At ano yata, 14% yata per annum o 12% per annum, yun yung rate. Pero ang haba ng pila. Ang haba ng pila kasi ang daming umutang, isipin mo 400, umutang yun. O, de lahat yun, empleyado, o kahit kalahati lang, ay ilan lang yung pera nung ano. So, bago siya makabalik, wala, malabo. Kaya ang haba ng pila. Okay.
Ade, ano pa? Ah, yung Saturdays. Yung Saturdays ng ano ng kumpanya, ano naga naga ano sila, pumapasok sila tuwing Sabado, tapos noon half day lang. Half day lang ang company sa Sabado. Nene itong problema. Yung pay nila half day lang. So kung ang minimum wage noon ay 300 na kamo, 150 lang ang sweldo ng tao. So thereabouts, 'di ba? 150. Half day kasi. You're no work, no pay ang policy. So if you don't get you're only paid by the hour sa makatuwid. So kalahati half day. Ayun. Hindi nyo kagad kita yung ano, yung problema, 'di ba? Pagkatitignan mo ganyan. Pero look. Kung titignan mo yung empleyado, no? Pasok ka half day. The same pamasahe mo, the same pamasahe as in a whole day's work na 300 ang minimum wage. Parehas ang pamasahe. Kunyari, ang pamasahe mo is 50 pesos. Dito sa 150 na half day ng Sabado, 50 pesos din ang pasahe mo. Dito, karga mo ng pasahe, balikan, 50 pesos, 300, ang neto niya, 250. Dito, ang neto niya, 100. The same pasahe. Dito, may kakainin siya sa tanghali. Yung kakain sa kantin, kunyari, magastos ka ng 50, pamasahe 50, that's 100 pesos. Sa 300, neto niya, 200. Dito, sa Sabado, kakain din siya. Pag kasi matapos ka alas 12, gutom ka na, uuwi ka 2 oras, dating ka alas 2, so doon ka na rin kakain sa kantin. So, 100. So, sa 150 minus 100, pamasahe at saka kain mo sa kantin, tanghali, half day ka lang, ang neto mo 50. Talo yung empleyado. Yun yung nareklamo niya. Ngayon, yung management, hindi magpatrabaho ng Sabado. Kasi doon nagre-remit yung mga agents, yung sales agents nationwide, doon sila nagre-remit on a Saturday. So kinakailangan, merong tao sa kumpanya para magpasukan yung mga remittances ng mga tao. Okay? Kuha niya yung problema. Matinding problema. Uniform nila, gutay-gutay. Gutay-gutay, as in, nakakahiya na isuot. Oh, talaga, kita mo eh, parang ang kinain na ng mga ipis eh, may mga, sabi ko nga eh, sinusun nyo pa yan. Bumili na lang kayo ng bago nyong uniform, magano kayo. Eh, total, may kooperatiba kayo, bakit hindi na lang kayo lahat, pwede umutang ng kunyaring 1,000, binigay yung uniform nyo, o diba, o 2,000, o. Patahi kayo, kumausap kayo, o kaya within the company itself, mga empleyado, pwede kayong sino ba dito may mga kayang manahe, ganun. O may kaibigan, o kapitbahay, o kamag-anak na kayang manahe, ganun. Solusyonan nyo, hindi yung ganyan na tsatsagain ninyo, walang pinaprovide yung company kasi. Titipid ba? Matipid yung company, kaya lumago eh. So, yun yung ano pa ba? Training, wala. Basta kung sino yung maisipan na tapos pirate sila ng ibang tao para maging manager, and then yung mga empleyado, since they do not have the preparation, wala, hanggang bisor ang and they're not prepared. Yung mga bisor, they're not prepared to manage a team of employees na kasama rin nila. So yun. Tapos yung employee handbook, meron ba? Wala yata eh. Oh. Tapos wala, basically yung human resource of the company was failing. More on that, no? Nag-fail. So 'yun. Paano ko yung union, ang sabi ko, it will die a natural death. Pagka you attend to the needs of the employees. Ganun lang kasimple 'yun. Hindi kailangan union. Bakit? Parang NPA idea eh. Pagka
pagka nakikita nila na merong rason para magrevolusyon, para maglumaban, because merong hindi na-address at merong nangingit-ngit, as long as people are not happy, there will always be that seed na mag-union sila. There will always be that dissent, no? So, kung ako kunyari, example, kung ako, maingay ako. Sa tingin nyo ba, kahit mag-ingay ako na mag-ingay sa kumpanya, may susunod sa akin? Meron akong magkakaroon ako ng clout? Wala, wala. Ano sabihin ko? Gago yung management na yan. Walang ginawa, kundi sarili lang nila. Pera-pera lang sila. Ginagamit lang tayo. Kahit anong salitang gawin ko, tatawanan ako ng mga kasama ko empleyado. Kasi nga, wala na. Hindi naman totoo yung sinasabi ko eh. Diba? So, ang maganda, the company, yung human resource ng company, addresses the people in such a way that they are happy. Yun lang yun, happy. Happy face, happy family. You treat the employees as members of a big family. In this case, ang laki-laki nga eh. So, wala, hindi problema yun yun. Nagpadala ngayon sila ng ano, black letter. Pinakita sa akin, tinatakot, magbigay daw. Nag-extort ng pera. Kundi, papatayin daw yung mga top management. Oh. Sabi ko, wala yan. Mga panay-ganyan lang yung mga yan. Tapos, minitin ko yung mga tao, sabi ko, meron nagpadala ng black letter sa kumpanya. Tapos, sabi ko, kung nandito yung nagpadala, eh, tigil nyo na yan kasi pagka nalaman ko kayo, papatayin ko kayo. Sabi ko ganun. Tumigil nga. Huwag nyo takutin. Tsaka kung meron mga rebelde, meron nag-extort, i-report ka agad sa police. Tapos, create a system para hindi basta-basta pumapasok yung sulat. Doon pa lang sa pinto, doon pa lang sa harap, doon sa gate, na ano na, eh kasi makita mo naman yung ano eh. Tsaka ilalagin mo kasi yung nagbigay, kunan mo. Ganun ba? Lalo na kung ibang muka, hindi yung kartero. So, wala yun. Tardiness, mga resignations, moral ng empleyado. Ngayon yung tardiness. Na pina-verify ko sa mga tao ko sa HR division, kung i-interview yung mga tao, verify, tignan nyo, okay, tignan yung bawat isang 201 file. Tignan nga kung saan galing yung mga tao. Kasi baka naman nalilate eh. O yun nga, true enough, merong galing Pantagaytay. Kawawa. Galing Tagaytay yung tao. Galing Batangas, Cavite, Laguna, mga ganun. They live outskirts, yung mga tao. Eh, kaya naman palang nalilate eh. Na anong year ba to? 1997 na to. Inagawa pa lang yung ano, yung MRT. Nagsimula yung MRT, 1998 yata eh, no? Oh, yung operation. Oh, panahon na Estrada nagsimula yan eh. Tapos doon eh, so 98-99, mga ganun. Ito, nasa company ako 97. Yeah, 97. Tapos noon, ayan na, bakit, nagbabas lang sila, nagbabas lang yung mga empleyado. Just to not to be late, no? So kung nag-traffic na dun sa Rojas Boulevard, somewhere there, lalo na kung Baclaran Day, kasi nakikita ko laging late pagka Wednesday. Yon, Wednesdays. Late, ang daming late sa Wednesday. So, dahil doon sa Baclaran Day, and etc. Now, Lunes din, meron yung second, ano. It's nice that you have the data, di ba? Na, huwag kayong basta-basta, lalo na yung mga manager sa inyo, huwag kayong basta-basta gaganyan and without knowing kung ano yung background. It's nice to have all the inputs, all the information. And then from there, you have a helicopter view. Nakikita mo, ganun pala. Okay.
Now, ang naging solusyon ko doon sa mga tardiness na yan, yung mga absenteeism, late na, hindi na papasok, diretso na lang siya sa mall. Malilate na lang yung empleyado, imbis ka ma-explain within 24 hours kung bakit ka late, kasi ganun yung human resource na inabutan ko. Pagka malilate ka, automatic, may kasunod na yun na explain within 24 hours kung bakit hindi ka ma-penalize. for being late. Kakaltasan mo na nga ng sweldo kasi nga late eh. May bandy clock naman eh. Linchak na yan. Yung mga misplaced ba na yung power tripping na ano, pwede namang simple lang solusyon ko dun eh. Ano, merong 7 o'clock, may 8 o'clock, may 9 o'clock. Flex time. Oh, yun lang ang solusyon ko dun. Yung 7 o'clock hanggang 4 o'clock. 8 hours din yung trabaho. 7 o'clock to 4 o'clock. Tama ba yun? Tapos nun, 8 to 5, 9 to 6. Oh, simple. Paano? Pagka na-late yung tao at maraming trabaho, yun, magpapayal ng overtime. Kaya pala may nag-o-overtime eh. Tapos pinapayagan niya ng head niya, branch head niya, o ng division head. And then pagdating sa finance, di kina-question kasi, ba't overtime na overtime? Dami natin kasi sa overtime. Eh, paano late yung tao eh? So, binabawi nung tao na kahit kaltasan siya dun sa sweldo niya, pagpalaman siya ng overtime. Wow. Utak na mga tao. No? Na-late eh. De syempre, kakaltasan siya. Tapos nun, may overtime. Oh. Eh, traffic na mamumuhi ng alas 6. O, di ang mangyayari niyan, kahit overtime siya hanggang alas 8, alas 9. Oh, de bayad pa siya more than doon sa kinalta sa kanya. Oh, yun yung problema ng kumpanya, di ba? Solution lang yan, flex time, 7, 8, 9. Mahalaga, tinignan ko kung anong time doon sa flex time ang nag-a-apply sa bawat department. Kasi kinakailangan mag-overlap yung department na mga critical na at a certain time nandun silang lahat. Kuha nyo? So, ganun lang. So, managers, walang flex time yung mga managers. Automatic yan. Ako, pinakamaga pumapasok eh. 7 o'clock, nandun na ako eh. Gulat sila sa akin eh. Eh, nasanay akong ganun eh. Na magang pumapasok. 7 o'clock, pero alis ako, 10 o'clock. Dapat may medalya ako eh. Isa ako doon sa mga managers na first to arrive, last to leave. So, simple lang, no? Wala ng tardiness. Kasi alam mo na, eh, kung yung tao galing Tagaytay, hindi naman ganun ka-critical yung trabaho niya, dating siya alas 9, hindi siya late, maaga pa nga siya. At dating siya 8 o'clock. Eh, ang time niya, bandy clock niya, 9 o'clock. Flex time nga, basta ang nag-a-apply, 8 hours yung trabaho mo, dapat 8 hours. Makikita naman yun ang timekeeper dun sa bandy clock eh. Okay? So, nagkaroon ng, actually may freedom yung tao eh. Kung anong oras mong pumasok, gustong pumasok eh. Basta you give the company 8 hours. O kunyari, pumasok ko ngayon alas 7. O, di hanggang alas 4, uwi na ako kasi mayroon birthday yung anak ko eh. O, ganun yung ano na empleyado, may birthday, susunduin ko and then mag-happy-happy kami. O, di ba ang ganda? Naplano niya yung oras niya. Pero the next day, pasok siya alas 8. Day hanggang alas 5 siya, 8 hours pa rin. The company gets paid pa rin. Ah, the company. The employee gets paid. The company gets paid the number of hours required for work. 8 hours per employee. And the employee, you know, ang naging effect. Kahit sila magstay ng 30 minutes more, happy sila eh. Binibigay nila sa ano. Hindi sila nag-apply ng overtime. Yeah, some are working 8 hours and 30 minutes, 9 hours. Wala, okay lang, happy sila eh. Kasi nga, the company has realized na ganun pala. Pwede naman tayo palang family. O, edo, pumasok alas 7, pumasok alas 8, alas 9. Bahala, basta mag-log in ka doon sa bandy clock na nandun naman. Saturday, madugo yun, yung Saturday. So, paano yun? Buong company, trabaho kayo ng half day on a Saturday. E reklamo ng empleyado. Until I finally thought,
Gano'n ba kabigat yung trabaho ng Saturday? Eh, ganun din naman yung trabaho ng Monday to Friday. Oh, okay, ang ano lang doon, yung finance. Yun yung problem kasi tanggap ng pera. Okay. So, tinanong ko yung mga taga-finance. Yung mga kahera doon. Gano'n makalaki yung volume on a given Saturday? Paggawa ko ng ano, ng pie chart. Ano yung Monday, Tuesday, ano. Wala namang pinipili na ano pala. Nagre-remit din kahit weekday kasi karamihan pala ng mga sales force panimawa ng trabaho eh. Hindi na ba sila nagtatrabaho kung saan kumpanya. Yun ang pinaka bread and butter nila, yung being a sales force of muntik na Shih Tzu Company. Oh. O di, ano yung nakilala may tao tayong 100% sa Sabado? O, diba? Half day. Kasi half day. O, Dave, kunyari, kinausap ko ngayon yung mga ahente. Behavior ng ahente. Behavior. Paano kung na-late ka? Hindi ka nakabit nung 12 o'clock. 8 o'clock to 12 o'clock on a given Saturday. Magre-remit ka. Ano, gawin mo? Sabi, edi sa Monday. Sa Monday ako, eh paano kung may cut-off na inabol? Eh di susunod na cut-off, papasok ko sa susunod na cut-off. Hindi ganun ka-importante sa kanila. Kasi sa kanila, hanap lang sila ng hanap ng kliyente. No? Hanap lang ng hanap. So yung hindi mo maipasok ngayon, eh sa susunod na araw, doon may papasok. Eh doon naglalamp lang naman. Yun yung behavior ng mga ano, ng mga consultant na sales consultant, tawag ba? O associates, ba? Basta ganun, may tawag sa kanila. Okay? Hindi na importante kung ano yung tawag sa kanila, matitrace nyo. So, okay. Ano solusyon? 50-50. Kalahati ng kumpanya, magtrabaho. Na, 50-50. Kalahati ng kumpanya, absent. Kung papansinin niyo, kung apat na Sabado in a month sila nagtrabaho, apat. Half day. Tumalabas dalawang araw na full pay. Tama? So, ilag na lang natin na mag 50-50 kayo na trabaho sa Saturday, 50 ang effectivity ng workforce ng company, kalahati, you get 2 days full day pay by working 2 days ng Saturday na whole day. Na parang, by working, yeah, two half days ng Saturday. Tama ba yun? Paano bang ginawa ko doon? So, in effect, may tao sa company, half yung present doon sa tao namin, and you get paid a full na ano na 2 days. Tama. Full na 1 day. Tama ba? Oh, dalawang half day eh, binuo mo. Oh, tama. Ganon. You get paid 1 full day. Ang laking bagay sa tao nun. Ang laking bagay kasi happy sila na ganon. Tapos ngayon, na free ngayon yung tao. Imbis na apat na Sabado sila nagtatrabaho, dalawang Sabado na lang and they get compensated na 1 full day yung pay nila. Na kahit ano, kumbaga sa ano, yung gastos nila, isang ang effect hindi ganun kabigat sa kanila. Malaking bagay sa kanila yan. Yung lang oras na nalibre, malaking bagay sa kanila. Tapos sa company naman, ang laking bagay nun. So wala yung sakit ng ulo. Hindi na mag-union yung tao. Tapos na na-address yung problem. And then, nag-ooperate pa rin yung company every Saturday. 50-50. Managers, ano lang. Wala, hindi authorized yung mga managers mag-ganon, kalahati. Lahat ng managers nandoon. Lahat. Manager ka nga eh. Pero, kausapin mo yung HR
Kung gusto mong umabsent for that day, that Saturday, i-alert ko ngayon yung ano niya, yung deputy niya o yung assistant manager niya. Ganun lang ka ano yun. Tapos sa mga meeting, sasabihin ko, nagpaalam sa akin. Paalam sa akin. Kahit nga vice president, senior vice, first vice president, nagpapaalam sa akin, ma-absent muna siya. Okay. Ade ka yung ano, yung basta alam nung senior assistant vice president mo, yung assistant vice president, kung anong ginagawa. Yung senior managers mo, kung anong gagawin. Walang problema. Ako ang sasagot lahat nung bakit umabsent. And then, eventually naman, sasabihin ng presidente, ba't ka umabsent? Ba't ka wala ka? Hindi sila mag-usap. Tapos ang sasabihin ako, nagpaalam sa akin. Sino ba mas mataas sa inyong dalawa? Mas senior ka sa kanya. Mag-usap sila ng presidente. So, yun ang naging solusyon ng alternating Saturday work. 50-50. Ang ipapasok mo lang dalawang Sabado, imbis na apat na Sabado, dalawa lang ipapasok mo. Which results to 2 days pay. Tama ba? Kasi yung apat na Sabado, dati-dati binabayaran yung apat na beses ikaw. Tama? Apat na beses ang bayad sa'yo. Tapos nun, half day. So, parang in effect, 150, 600 pesos. Dalawang araw. Kasi 300 ang minimum wage. Tanggalin mo to, sinagot ng ibang empleyado kasi 50-50 yung Pero empleyado, gets paid 2 days. Tuwan-tuwa empleyado. Parang na lang. Sabi ko naman sa company, sa finance, tuwan-tuwa rin yung finance kasi mga tao niya, ganun din, makikinabang. Sabi ko naman sa finance, ano ba nagbago? Dati naman ganyan na sinusweldo ng kumpanya. Di ba? Numbers wise. Pares din naman, kung dati naglalabas ka ng 1 million sa payroll, ngayon, sa ginawa natin, sa gagawin natin, madadagdagan ba yung 1 million mo? Hindi naman, di ba? So, yun. Parang, gratis. So, okay. Sakit sa ulo nun to, Okay. Tapos nun, nagpa-training ako ng mga tao. So, nagkaroon na ako ng training program. Kinausap ko yung training department ko, no? Meron training department under me. Nakinrate ko, nag-reorganize nga pala ako sa kumpanya. In-streamline ko. Parang yung ginagawa ni Bongbong ngayon, ni BBM. Tignan mo kagad yung organization mo. Kung heavy o merong redundant o etc. So, inayos ko yung sa human resource. To be effective, may training department na may employee and welfare na wala dating employee and welfare. Employee welfare branch o department. Division kasi ko no? Department. And then, meron pang isa. Compensation and benefits. Yung sa salaries, yun nagko-compute, timekeeping, etc. So, tatlo yun. And then, yung training department, sabi ko, training kayo ng training ng panay sales people. Wala kayong ginawang training ng mga empleyado sa offices. So, how do you prepare them na in such a way na kung kinakailangan mag-promote at lumago yung company, sino kung gagawin mong supervisor? Wala. Palakasan. Ganon din yung supervisors ngayon, kung kinakailangan mong iangat siya to become an assistant manager, AM, pinakamababa yun, wala. And then yung AM, paano magiging manager and senior manager and assistant vice president kung walang preparation? And then biglang, boom, meron sila. Binigyan mo rangko, just like one company that I know, later on in another, some in the future blogs, ganun ang ginagawa. Nagpo-promote ka ng empleyado, nilalagyan mo ng posisyon, ng responsibility, and then you expect so much from that person
and you did not prepare that person. Eh, mali. And then, ang damage na gagawin ng tao na yun, grabe. Eh, magre-revolution yung, ano, yung empleyado. Kaya, yung mga tahimik, magre-resign na lang. Magpapahirin. Imagine, tinuruan mo ng lahat yung tao, ng mga nitty-gritty sa operations, and then aalis lang, at papasok si iba. Yun yung nangyari doon sa isang company na pinasukan ko recently. Sakit sa ulo eh. So, di-disguise ko rin dapat yun. Nakaaway ko yung mga tao rin. Tapos nun, ano, so, ito, nag-create ako ng in-house MBA program. Ang galing, ano. So, yung di makapag-MBA kasi busy, may kinausap ako ng mga tao para mga schools o kaya mga professors ayusin na nagbibigay sila ng units ng every Saturdays. Ayan. So, dalawang araw na lang sila, dalawang Sabado sila mag-ano, then, boom. Sa hapon na Sabado, pagkakain nila, dun papasok ngayon yung in-house na MBA. Tapos yung in-house na mga training, may mga certificate ako, binibigay pagka natapos nila. Yun yung computer literacy ng company, pina-increase ko kasi maraming hindi marunong gumamit ng computer. So, buti marunong na ako. Natuto ako sa AIM, natuto ako eh. Kailangan, hindi ka mag-survive eh kung hindi ka marunong. Imagine nung pumasok ko sa AIM, 286 pa lang ang gamit. Nung graduate ko, 2 years ha. Pentium na eh. Kaya nga, you have to learn. So ito ngayon, pagdating ko sa company, even the vice presidents do not know how. Imagine that. The vice presidents do not know how. Pati yung mga SABP, mga senior managers, they don't know how. Kaya yon nagpaano ako. Doon ngayon sa ginamit ko naman yung isang department ng company, saan pa siya nakakonek? Basta, inano ko siya na magtuturo sila. Nang hindi lang yung kasi sila yung sa database ng company, no? So ito, habang ano nagpapadala ako, mag-ano sila seminar sa lahat ng tao, pa-set up ako ng mga computer, tapos noon te-train sila basic Word, Excel, ganun ba. So natuto sila, no? Ano pa, ganun din yung management ng mga tao, yung pwedeng potential na maging manager, karon ng special course para sa kanila. Na kahit ako yung instructor, okay lang. Tinuturuan sila on how to become a manager. Kung ano yung asta mo, hindi yung power tripping, manager ako, manager, ganun. Hindi. Dapat matuto ka, mag-adapt ka sa tao. Okay? Tignan ko yung oras. Ayan na naman tayo. Ilan pa ba? Dalawa pa eh. So, uniform. Yung uniform, kinausap ko, yan, dyan nag-a-apply yung Porter model, yung 5 forces, di ba? Kinausap ko ngayon yung mga mananahe. Alam mo, sabi ko sa kanila, 400 employees nationwide. Susukatan natin lahat sila. Tapos, kundi ipapadala nila yung measurements nila. Merong sabihin nyo na lang kung paano yung ano, fill in the blanks. Okay. Madali yon. Ngayon, yung sunod, malaki yung contract eh. Magkano ba gagastusin natin sa isang empleyado? 4 na uniform. Sabi ko, 4. Monday to Thursday and then yung Friday, casual na lang kami. So, yung 4 na yon, ano yung proposal nyo? So, sabi ko, may barong para sa lalaki, may suit para sa mga babae, and then yung color, isipin niyo yung color ng company, isipin niyo yung fashion and all that. You have all the leeway, sabi ko ganyan. The design, you have all the leeway. It's going to be a competition. Now, this is what I like, sabi ko. Ang para sa akin,
meron akong pinili ng mga empleyado ko, yung magaganda at mga gwapo, ito, pinakilala ko. Yan, yan sila. Shortlisted na itong mga kausap ko. Anim sila, anim. So, meron akong anim na pares. Anim sila. Girl, boy, no? Ang isang pares na, na ano. And then, sila ang guinea pig. Sila ang susukatan nyo. Tatehian ninyo. And then, sila ang magpapakita, sila ang magmo-model sa lahat ng tao dito sa kumpanya. Lahat ng managers, merong rating sheet silang dala, ibibigay na ganon. Tapos, i-rate ng mga managers. Base sa mga criteria, I'll be open to you. Ito yung criteria. Boom, 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 boom. Pinakita ko. Okay? So, you will be rated on by the managers and hanggang bisor yata eh. Paghihiwalayin ko lang. Kasi, ang mangyayari dyan, ano eh, magkakaroon ng discrepancy o disruption dun sa final output kasi mas marami yung mga supervisor at saka yung mga empleyado. So, yung rating, hiwa-hiwalay. What I want to get from the data ng mga rating is, ito is, this is how the managers think, this is how the supervisors think, this is how the employees think. So, all in all, that will give me hopefully yung criteria na binigay ko will give me common naman pala gusto ng managers ganito si A ito gusto si A ito gusto si A so okay hindi ganun kahirap yung decision. Now kung nagkaiba-iba meron pa akong sariling criteria no sarili to offset a tie or to decide kung sino yung number one, number two, number three. Okay. So, ang requirement ko sa inyong mga ano, sa mga supplier, kayo gagastos do sa uniform nito, nitong mga model, kayo gagastos. Yung ayaw gumastos ng kunyari presyohan natin, ano? Kunyari 1,000 o 4,000 kamo, 1,000 ang isang set, kunyari, 1,000. Itaas si babae, pantalon, tsaka yung itaas eh. Ganun din sa babae, saya, tsaka ano, yung panloob, yung kamison, etc. Hindi yung underwear. Sa personal na yung underwear. Anong yan? O de, kung 1,000 a day, that's 4,000. 4,000, oh, that's per employee, gagastusan ng kumpanya yon. 4,000 times 400, that's about 1.6 million, sabi ko. So, given take, mga 2 million abutin to, sabi kong ganun. Oh. So, ano ba naman yung gastusan nyo ng bawat isa sa inyo? Gumastos kayo nun, 2 to 4,000, depende sa kung saan nyo kinukuha yan, sa divisoria, yung damit, etc. O kung may dati na kayong sobrang mga tela, gamitin nyo. Okay, agree. Agree sila. So, in the next few days, weeks pala, after 2 weeks, meron na. Sabi sa akin ngayon ng manager ng HR, sir, nandyan na sir yung mga uniform. O, sabi ko, sige, rating kagad, under kagad. Ayan na sila, under na. Tapos kunya, minsan nga inabutan ako eh, nagmi-meeting kami ng one-on-one ng ano eh, ng executive vice president eh. Pumasok, kumatok. Sir, good morning, sir. Ano 'yon? Sir, kailangan namin yung oras ninyo. Kasi busy kayo lagi eh. Ngayon lang namin kayo na-champion. Ano 'yon? Sabi nung bossing ko ni Yankee, sabi ni Yankee, ano? Ba, what can I do for you? Sayang ganun. And then, binigay yung ano, and then, sir, can you rate us? Front view, side view, back view. Whose idea is this? It's good, sabi nga nun. Sir, si sir, si, ano sir, si BP Enrique. Tuwan-tuwa, natawa. That's nice, sabi nga nun. It's a good idea. So, we get to see the uniform. Tapos, and, sabi ko nga, and the good thing there is, yung ano, yung suppliers are the ones spending. Ayan, nagawa na yung uniform eh. Yung sample. So, may model.
And then at the same time, the employees themselves are empowered to decide by majority, may majority vote kung alin ang gusto nila. O, diba? So, ayun. Nagawa yung uniform. Now, lastly, okay na yung uniform, no? Ang ganda na uniform nila eh. Lastly, yung employee fund. Nagpalabas ako ng nagpa-seed capital ako ng 2 million. Karoon ako ng employee fund, nagpa-create ako ng employee fund. Talagang inano ko yun, isang pinag-isipan ko yun. After researching the number of all the information that I needed. For example, in a year's time, ano yung record natin, ano yung ating information, kung ilang empleyado ang nagkakaroon ng ng hospitalization na life threatening, blah 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 blah, ganon. So ilan yung gaano katagal na yung empleyado, ha? Ilan yung 5 taon na, ilan yung 4 na taon, ilan yung ganyan. So blah 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 blah, so ganon. So nagpagawa ako ng employee plan, kinausap yung presidente, and then after matagal na ganon ng discussion, na-approve. Doon sa employee fund na yun, na 2 million yung seed capital, 1 million goes to the employee financial assistance program, and then 1 million goes to the employee medical assistance program. Meron na tayong PhilHealth eh, kakasimula pa lang. Hindi pa siya totally known, hindi pa siya fully functional and all that. So at that time, that's the backdrop. So 1 million goes to the financial assistance program, na ang i-charge sa is mga 4% per annum. Okay? Financial assistance. Yeah, okay. So utang ka, may minimum dapat na 30% ng pay, take-home pay mo available. Yun yung parameter. Kinakailangan yung 30% ang matitira sa take-home pay mo. I have a reason for that. Para hindi naman utang siya ng utang and then wala na siya mauwi sa bahay, no? Pero you're allowed to borrow as much as 50,000 yata. Mga ganon. Depende sa tagal na ng empleyado. Tsaka sa standing niya. So it is a way to reward people who are good, no? Yung mga balasubas, pumila ka. Tapos noon yung medical assistance, depende sa tagal mo sa company, yung basta naka 5 years ka na sa company, you're entitled to get as much as 50,000 pesos and you do not have to pay. For naka-specify ngayon, kasi yung mga HMO naman, meron naman tayong mga kopya nun eh, noon, na ano yung mga life-threatening na mga sakit na napapasok sa hospital and then nababounce out ang empleyado. In which case, the company now will assist you, let's say you're 1 year na, 5 years na sa company, meron ka ng 50,000 na... Ano ba yung ginawa ko? Pwede. Yeah. Or after 5 years ka na sa company, automatic, pagka pumasok na sa company, after 2 years sa company, pwede ka na mag-avail ng medical assistance na yon. And then pagka 5 years ka na sa company, yung next na direct dependent mo, asawa mo, pwedeng ma-avail yon. So, kinumpute ko na yun. Kung kunyari, nagkasabay kayo in 1 year, asawa, yung empleyado namin, tsaka yung asawa, malayo, remote. Hindi maubos yung 1 million. Hindi maubos yung 1 million. Besides, yung kinikita dito, yung kikitain dito, dun sa financial assistance, pupunta dito sa medical assistance. So, magre-replicate siya. Galing, no? Happy yung mga tao. Malis nga ako, miyak sila eh. Excuse me. Miyak sila. Buti na lang, wala na siya.
Okay, yun lang yun. Meron ako nakalimutan. Ah, yung ano, yung 5 years to 8 years na hindi pa regularized, I paced yung regularization nila until everyone were regularized. So, ayun. Na-regularize na sila, naayos yung Saturday work day nila, yung take-home pay nila, okay naman, naayos na maging 30% minimum dahil dun sa gusto nilang ma-avail na financial assistance. OT pay, walang problema, absenteeism, gumanda na, resignations, nawala, tardiness, wala nang problema, flex time sila. So, basically, ganun kadali na ganun ka ganda na yung ano takbo. Okay. So that's it. Yun yung basically yung naging trabaho ko do sa company. Okay. Shih Tzu company. Okay? Wala na ko naiwanan. Sige, yun lang muna. Sige. Like, share, subscribe. Remember, wag lang bara-bara. Isipin nyo, there's so much that you can do if you understand. Helicopter view and then get all the information. Once na alam mo na yon, you weigh. Option 1, 2, 3. Tapos nun, alternatives, kung ano yung pwedeng gawin. You seek the help of people around you and then get the best advice and then you decide kung ano yung tama. Then may plan B ka. Kung sakaling merong repercussion, hindi mo nakita, may plan B ka. Tapos nun, pagka nasa macro ka, mag-micro ka na. Ganun ka, ano. Okay? Maraming salamat. God bless everyone. Like, share, subscribe. Bye-bye.